Magdasal ka, Ginoong de la Vega. Isang araw, magugulat ka na lang at tutulungan ng Panginoon ang anak mo. Sana nga dahil ngayon naging bugnutin siya at napakanegatibo na parabang may galit siya sa buong mundo. Paano, Padre? Maraming salamat sa inyong payo. Kausapin niyo na ang babae kanina. Mainintin pa naman ang ulo niya. Kung alam mo lang ang hirap na pinagdaraanan niya, maliit pa siya nang dumating siya rito. Nangangalakal ng basura ang ninang niya. At yun lang ang tanging ikinabubuhay nila. Si Maria, Mariang Tagabaryo, yan ang tawag namin sa kanya. Pero totoong sinabi niya, umiiyak kaming mayayaman pero mas madalas silang umiyak. Manatili ka sanang malusog. Yaya Calixta! Ang anak ko! Yaya! Ay, anak ko! Ay, bumalik ka na pala! Bumalik? Hindi mo ba ako nakikita? Bakit mo pa tinatanong? Pasensya ka na, iha. Hindi ka ba kakain? Mamaya na lang. Ikaw at ako, may pag-uusapan tayong importante. Mabuti naman at humingi ka ng tawad. Opo. At pinatawad naman ako agad ni Padre. Pero grabe siya. Pinagdusal ako ng 20 ama namin at abagino ang Maria. Pero kung tutusin, ang liit naman ang kasalanan ko. Ay, naku, mana ka sa iyong ama, Franca. Dahil ang mama mo, napakatahimik niya. Sumalangit na wang mga kaluluwa Opo, nila. Opo, ganun nga. Pero alam mo ba kung ano, Ninang? Talagang naiinis ako. Kasi bigla na lang may isang mayamang dumating. Pagkatapos, bigla na lang tayong iniwan ni Padre. Kahit na nauna naman ako sa kanyang dumating. Kaya nga sabi nila sa baryo, ang mga mayayaman, lagi na lang tinatapakan ng mahihirap. Nakita mo ng problemado ang lalaki, Maria. Hindi mo ba naintindihan? Dako! Ay, Maria! Bakit po, Nina? Ano nangyari? Bakit po? Maria, parang nahihilo ko. Maria, nagdidilim ang paningin ko. Wala na akong makita. Ninang! Maria, ano nangyayari sa akin? Ninang! Ninang, ano po nangyayari sa inyo? Maria! Ninang! Ninang, gumising po kayo! Ninang, gumising ka! Magsalita ka, Ninang! Tulungin niyo kami! Tulungin niyo kami, utang na loob! Tulungin niyo kami! Yaya, may itatanong ako sa'yo. Kahit anong gusto mo, iha. Gusto ko na gumawa ka ng isang klase ng orasyon para mabihag ko ang isang lalaki. Padre Honorio, mamamatay na po ako. Hindi totoo yan, Ninang. Huwag niyo po akong iiwanan. Padre, pwede ba hanapan mo si Maria ng trabaho sa bahay ng mga kakilala niyo? Pakiusap. Gabayan niyo po siya. Hinihiling ko po sa inyo, Birhen ng Guadalupe. Pakiusap. Uminawan ka. Magiging maayos ang lahat. Mangako ka, Padre. Huwag na huwag mo siyang pababayaan. Padre. Padre, alagaan mo siyang mabuti. Pakiusap, Padre. Mangako ka. Sa akin. Pakiusap. Alagaan mo si Maria, Padre. Oo, Casilda. Pinapangako ko. Huwag niyo po akong iiwan. Hindi, hindi. Kaarawan ko ngayon at 15 anyos na ako. Ngayon niyo pa ba ako iiwan, Ninang? Makinig ka, Maria. Magpakabait ka. Huwag na huwag mong kalilimutan. Ang Panginoon, mga ako ka. Gagawin ko po, Ninang. Kung yun po ang gusto ninyo, araw-araw, pagkatapos mga lakad, dadaan po ako sa simbahan at magdadasal po ako. Pangako, araw-araw po magdadasal ako ng ama namin at ng Abaginoong Maria, kahit na mapaos pa ang boses ko, Ninang. Basta, huwag niyo lang akong iiwan. Huwag niyo po akong iiwan, nakikiusap ako. Gumising kayo, Ninang! Ninang Casilda! Ninang ko! Ninang hindi! Ninang Casilda!
Huwag niyo po akong iiwan, Nina. Huwag. Kung alam niyo lang kung gaano ko kayo kailangan ngayon. Kagaya ng aking mama at ng aking papa. Ay, Ninang Casilda. Kawawang bata. Nangako ko kay Casilda na hahanapan siya ng trabaho sa isang maayos at disenteng pamamahay kasama ang mga mababait na tao. Kaya ikaw ang una kong naisip. Padre Honorio, maraming kwarto sa bahay, pagkain at lahat ng kailangan para matulungan natin ang bata. Ang ibig kong sabihin, bilang tulong bigyan mo siya ng trabaho. Titingnan natin kung posible. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay maalis siya sa kahirapan. At mabawasan ang lungkot na nadarama niya. Si Maria ang taga-baryo, natutuwa ako sa kanya. Ibig mong sabihin, ako ay iyong matutulungan, Ginoong de la Vega. Ang mabuti pa, dalhin mo siya sa bahay ko. Sabihin mo lang kung kailan pwede. Sa lalong madaling panahon. Ang mabuti pa, sunduin na natin ngayon si Maria. Ano mo, mamimiss ka naming lahat dito, Maria. Gusto mo ba talagang umalis rito sa baryo? Ang totoo, ayoko. Pero ang ninang sumalangit ng Asya. Hiniling niya kay Padre Honorio na ihanap ako ng trabaho bilang isang kasambahay, kaya... Padre Honorio, ano pong ginagawa niyo rito? Naku, pasensya na kung napakagulo ng bahay. May kasama pa kayo, nakakahiya naman. Siya po ba yung nabastos ko kahapon sa simbahan? Salamat! Pasensya na kayo kumakalat. Padre, bakit po kayo naparito? Nangako ako kay Casilda na iahanap kita ng trabaho sa isang disenteng pamamahay. Wala akong ibang maisip, kundi si Ginoong de la Vega. Kaya iligpit mo na mga gamit mo at sumama ka sa bahay ni Don Fernando. Sina Luis Fernando at Vladimir ay uuwi ngayong weekend. Naaalala mo ba ang ipinangako mo sa Raya? Huwag po kayong mag-alala. Tandang-tanda ko kung ano. Bumalik na rin yata si Fernando. Ah, opo, Senyora Victoria. Si Senyor na nga po. Pero may kasama po si Senyor Fernando. Mukhang palaboy ang kasama niya. Ah! Huh? Dito tayo. Fernando, sino yung babaeng madungis na kasama mo? Isang kawawang bata na kahapon lang naulila. At mula ngayon, dito na siya titira sa bahay natin. Siya si Maria. Maria, siya ang asawa ko, si Victoria. At magmula ngayon, ituring mo na siya na parang isang ina. Sige na, Maria. Bumati ka. Ayos ba, Senyora Victoria? Kung ganun, anong gusto mong gawin niya rito sa bahay? Magiging parte ng pamilya. Ang linis-linis ko na. Bakit ka naka-uniforme? Sinabi ko na magsuot siya. Hubarin mo iyan at isuot mo ang mga binili kong damit. Pero Fernando... Narinig mo ba ako, Lupe? Ay, teka lang po, Senyor Fernando. Huwag niyo po akong alalahanin. Kung magtatrabaho ako rito, dapat may uniforme rin ako. Hindi ka magiging kasambahay rito. Hindi.
Anong gagawin ko? Dito sa bahay ko, parang magiging isang guest ka lang. Lube! Huwag ka malikot dyan, ha? Para matapos ng tayo. Mga iho! Salamat naman na bumalik na kayo. Ha, Lube? Kumusta, Lube? Kaya ko rin, senyorito. Namiss kita, alam mo ba yun? Sino naman to? Sino siya? Ay, naku, pasensya na! Ano ka ba naman, ha? Nakita mo ba yung ginawa mo sa akin? Grabe! Eh, nabasa ito lang yung damit ko! Ay, ikaw pala yan! Ikaw nga ba yan? Oo, ikaw!